So ayan mga brother, we will now move forward sa ating draft picks on both teams mga brother. Malakas sila ron, ayaw patalo na. Oh man, team pili kampi yun eh. Si Osus na nagsabi, si Arvin na team pili kampi. So ito na mga brother, on the left side we have Inferno Esports and SRB. On the right side mga brother sa ating second pick. So first ban coming from the Inferno Esports would be the Kufra mga brother. And then for the team SRB would be the Link. So ayaw na ibigay Link since this is a best of one game. Kailangan maging ma-prioritize sila at saka magkaroon sila ng game plan pag lalo na sa draft picks kasi magiging maganda mag-counter picking dito ang team SRB and while dito sa ating team Inferno Esports sana mag-prioritize sila na maayos. Piliin nila kung sino ipa-prioritize sila. So we still have Claude open mga brother pero I doubt ibaban yan. I know Claude will be banned. Even I wouldn't risk na ibigay ang Claude lalo na best of one series lang yan. But Claude is banned. You still have Yuzong open. Still have Atlas open. Valier. Gaja open. We have Pop. PNK open mga brother. So they went for the Atlas ha. Wow. So they went for the Atlas. And PNK is drafted by team SRB. We still have Gaja. We still have meron pa naman tank, marami pa naman tank. Offlane meron pa Uranus, we still have Uranus. Yuzong, yan na. Yuzong is drafted by team SRB. Now tingnan natin kung paano ka-counter nito at paano ipa-plan out nito ng team Inferno Esports ang kanilang drafting. We still have support mga brother. May Kaja pa. Still have Kaja. Kaja is a viable pick. We still have Valier. Yan. So they went for the offlanes mga brother. They went for the Tamus and then the sustain both sustain lane mga brother. So possible dito carry. Ang core nila is Kari, ang possible cores would be Kari, Kimi, Bruno, Harit, di ba? Pero parang mahirap ang Harit kasi 1-3-1 eh. So they went for the Kimi, for the team SRB mga brother. Then ban, meron pa, kung saan na magban sila na support, kasi open pa support, you can ban either Valir or Kaja, because Kaja is still open mga brother. May support na sila with the PNK. Hellcurt is banned. Well, sa bagay, threat against the Kimi. So, pero, meron pa tayong Kaja. Kaja still open. Depende kung kukunin nila tank and support dahil meron pa naman pwede mag-offlane ang ating PNK. So, depende. Tingnan natin kung paano nila gagawin. Pwede sila kumuha ng Joehead. Joehead still available, mga brother. Depende kung paano nila gagawin to. Pero, in terms of laning, mga brother, the sustainability of both Uranus and the Tamus is very deadly. Hindi mo ba basa-basa mapupush ang turret dyan. So we have Lance, wow. So this is a 1-2-2 setup mga brother. Pwede mo namang i-off Lance pero sayang hindi mararamdaman masyado. Pero ang pinaka high possibility dito is a 1-2-2 setup coming from Team SRB. Now, we still have course carry, still open, still have Kaja for support and Valir. So marami pa na open mga brother. Tingnan natin kung paano naiiga. Nice. So we have Lolita. Finally, we have a Lolita pick. Makikita natin sa Lolita. Lolita is being left out actually mga brother by most teams kahit sa pro scene mga brother dahil ewan ko Lolita is a good crowd control lalo na pag if the ulti is used wisely mga brother. So we have Akai. Wow. Makikita ata tayo ng Akai dito from Hackdog. Yung 6-man nila mga brother. So we have here a complete draft na mga brother. Looking at the draft mga brother, I would go for the side of team Inferno Esports against dito sa ating SRB. Although if Kimi is kasi both parehas to mga brother, both course is an early game heroes mga brother. Parehas yan Lancelot and then the Kimi. So kailangan prioritize sila yung pag yung early game. So yan, tingnan natin mga brother, wala nang patagalan to. So let me introduce to you the both teams. So we have for the Inferno Esports
On the blue side, we have Suchi for the Atlas, Chelsea for the Thamus, Kulas for the Kari, Yujiro for the Uranus, and Fuji for the Lolita. Whereas dito sa ating red side, ang team SRB, we have Tamis for the Akai, Hackdog for the Yuzong, Gab for the Lancelot, Error Free for the PNK, Paul for the Kimi. So this is a 1-2-2 setup where, versus a 1-3-1 setup, mga brother. So tignan natin who will prevail. Is it the 1-2-2 or the 1-3-1? Rotation wise, alam ko lamang dito ang 1-3-1 kasi, pero yun nga lang, kailangan ng babysit doon, di ba, sa ating core. Ang kahinaan lang doon, isa lang ang core, mga brother. Pag namatay ang core, mahirapan na sila, although may damage na itong mga to. So now, we will now go to the land of fucking lol, mga brother. Wala pa pala, di ba? 5 seconds pa, antayin natin. Sige, okay lang. So, dito mga brother, I'm guessing mga brother is passive laning lang ang gagawin dito ng Inferno Esports versus the 1-2-2 setup ng ating team SRB. Gusto kong kumain ng VCAT pero fuck man, ako rin nagmo-move ng map so wala tayong magagawa. So now they are just clearing both lanes mga brother. Brother Suchi just helping out the middle lane na clearing. So yan lang, passive laning lang pero ang lalim ata dito ni brother Chelsea masyado. Kaya siya puntahan dito ni brother Lance will now go, Tamis will now they won't pursue the setup mga brother. So we have here Hackdog versus Chelsea mga brother, who will prevail. Pero yan, masakit ka lane to si Yuzong dahil sa passive niya na nagre-regen at bumabalik yung buhay niya mga brother. Now objective, pero teka lang, ayan ang sinasabi ko pag objective wise mga brother. Pero gap taking here the blue buff, pero objective wise mga brother, mahirap ang PNK dahil may high possibility na ma-steal ang buff. Yun na nga sinasabi dahil sa aso. So this is a 3v1 lane mga brother together with the Chicho Dog mga brother. Yan, so now same passive laning lang. They will go for the red and blue buff mga brother, pero sayang nakuha dito ang red buff ni brother Error Free, not giving it to the Kimi mga brother. Na-reset pa nga ang ating grab. Now tingnan, launch attack daw, bottom lane will be taken dito mga brother. Panigurado kong kunin tong bottom lane. So very silent lang, very passive nga lang. Yun nga ang sinasabi ko na mangyayari on the side of team Inferno Esports. Pero first blood na pala doon. Nang first blood si brother Chelsea, hindi ko lang napansin yun ha, kasi nagpo-focus sa top lane ata. Patay rin si brother Yujiro. Nice one, good trade, 1-for-1 trade down both teams. All one na sila pagdating sa kills mga brother. Then both lane, hindi ko alam ba't yung mouse ko na naglolo ko mga brother, nawawala sa cursor. Pero ito, tingnan natin, makakabasag pa. Both teams will go for objectives. Maganda to, counter objective lang. So we have, pero madedef pa to ni hindi, ina-agrihan ni brother Fuji. Alam niya na ang gagawin niya doon mga brother. Pero ito top lane, Suchi will try to defend the top lane. Pero demo ko mababasag na with the together with the Kimi, Lance, hindi, mababasag din, nabasag na nga mga brother. Pero bottom lane, tignan natin kung ano na nangyayari. Pero Shenron dito being activated, Chelsea and Kulas. Pero sa top lane, namatay pa nga doon, namatay rin ang dalawa. Naku po, 2 down on the top lane mga brother. Sa bottom lane ako nag-focus kung ano nangyayari dito. Pero hindi, paramdaman lang pala yung bottom lane. Whereas sa top lane, na-take 3-1 ang score ng 3 kills coming from the side of team SRB. So lamang na dito sa early game mga brother ang ating team. So tingnan natin mga brother, para wala ano, late game wise mga brother, I will go for the team Inferno Esports. Pero maganda rin naman kasing counter dito ang ating Kimia sa totoo lang against the carry dahil sa range niya. So he can poke out with his range using the first skill mga brother. So ito Suchi trying to go for an invade pero hindi, meron tong retry mga brother. Tingnan natin, Suchi going all in pero wala SS full force mga brother dito against brother Suchi. Na-take ang 13 ni brother naku po, na-take din ang patay doon ng ating sobrang aggressive, sobrang lalim, pero pinursu pa rin ni brother Lancelot. Pero na-take doon ni Uranus ang turtle mga brother. May objective pero kapalit nun, kill coming from the Lancelot. So mid lane will be taken ata, aggressive gameplay mga brother. Tignan natin kung anong mangyayari dito. Fuji, meron ba SS? Pero nag-miss ang kanyang SS mga brother. Fuji being safely goes back sa kanilang base mga brother. Launch attack sa top lane, tingnan natin Yujiro, Tames, pero may purify to mga brother. So hindi, di nila ito makikill mga brother. Pero aggressive si brother Gab with the Lancelot. Tingnan natin, may stand ba ito gamit ng Chicho Dog mga brother. Pero wala lang SS coming from the Akai.
Suchi dito, meron pa rin fatal lanes. Tingnan natin, mapupurso ba nila ito, mga brother? Tamang mambaw na dito, error free, mag-SS, pero natamaan, pero ito, chine-chase nila ang Lancelot, pero alam nila, Kulas, chasing out, wala, miscommunication after miscommunication, bottom lane, 1v1, Hackdog versus Chelsea, pero mabackup dito si brother Paul. Paul will now take Chelsea, Paul chasing out Chelsea, pero flicker out si Chelsea dito, mapapatay, baba, tingnan natin, Kimi mo may racket, hindi tinamaan, tanongin siya kung bakit, mga brother, pero ito sa mid lane, Gab will now, kailan maganda yung push na to, no? So medyo nagiging sobrang safe dito si Lance, si minimake sure niya lang habang nasa bottom lane, two objectives will be taken care of both for team SRB. So maganda pinapakita ng team SRB dito so far, dahil tinitake nila ang early game, then alam nila early game heroes tong meron sila na course. So Yujiro, dapat si Yujiro, if I were Yujiro, I would go for lanes. Yun ang objective, guys. Pero ito, si Thomas masyado ata malalim. Carry with the free hit, mga brother. Yujiro on the back lanes. Pero ito, tingnan natin, machi-chase down. Gap, masyado ata malalim. Fatal links activated, mga brother. Down din si Lancelot. Down din lang atin si brother Thomas. Naku po, two kills coming from the side of team Inferno Esports. Natitake na nila ang upper hand dito. Medyo nababaliktad. Hackdog activating the Shenron, mga brother. Yujiro backing out. Thomas backing out. Tamus backing out, mga brother. Pero lalim masyado dito ni brother Hackdog. I would not go for that dive, mga brother. Masyado na malalim fatalist. Pero nag-SS si Lolita. Tinamaan pa nga lang is ni Lolita, mga brother. Pero ito na sinasabi ko, yung shield coming from Lolita. Just to black out the normal hits coming from Kimi, mga brother. Now they will go for the objective. Yan. Now, ang ganda kasi nagagamit ng matalino dito si Lolita, mga brother, against the Kimi. Pero ito Lancelot, masyado malalim. Nag-take pa rin Nicholas ang turtle. Pero masyado malalim. Patay dito. But two down on the team Inferno Esports, mga brother. Fuji is down, Suchi is down, two are dead now. Chelsea is on the verge of death also, mga brother. Tatamaan ba to? Pero Yujiro boxing out Paul and then error free para hindi lang mapatay ang kanilang kasamahan na si Tamus, mga brother. Pero ito free farming lang si Kulas, mini make sure niya na meron siyang item. Pero ito being aggressive, ba, trying to be aggressive. Maganda yung ginagawa dito ng team SRB, dahil they are being aggressive against team Inferno Esports. But still, meron ng deadly blade dito just to counter out the Yuzo, mga brother. Bottom lane, masama ang balak dito ni Suchi, Fuji kasama si Kulas. Hackdog, masyadong delegado. You together with you. Nag-miss ang fatalings, mga brother. Shenron activated, mga brother. Habang nasa top lane, gap pumipreso, mga brother. May tatamaan ba? Wala naman yan. Tamang paramdaman lang. Pero yung top lane matatake ng team SRB, objective after objective, wala silang nakukuha. Ang dami na nakukuha na map control will now go to the side of team SRB, mga brother. Maganda ang pinapakita nila. Nagparik sila ng 6. Nilagay nila yung 6 man nila. Then so far, maganda ng performance na pinapakita nila. Pero now, bottom lane turret will be taken down by brother Kulas. Medyo kalat sila sa mapa, di ba? Top lane will be dapat ang nagde-dep, pero malasyado at malalim si brother Yujiro. Pero free hit lang coming from Kimi, pero ang sakit ng normal attack, plus the second skill and the passive coming from Kulas. That carry is very deadly, mga brother. Time is popping out the sprint just to get out, mga brother. Out na lahat, mga brother. Brother Paul trying to plan na steal ang blue buff dito. Tingnan natin kung may steal niya ba. SS Rocket. Nice steal coming from brother Paul dito, mga brother. Pero ito, top lane Chelsea just clearing out the minion wave. He needs to back out dahil pwede siyang ma-check dito ng team SRB. So far, mga brother, with this lead, let me check. Tingnan natin, ha. With the items, meron tayong endless battle, pero nagpapout ng invisibility dito, mga brother. Walang mangyayari. Bottom lane, tingnan natin ano nangyayari. Wala si brother Suchi. Pero free hit lang dito lagi si Kulas. Ang ganda ng pag-box out na ginagawa dito. Pero fatal links activated, mga brother. Take down, just to take down the Lancelot. Walang nagawa ang Lancelot. Walang takas na gawa doon. Pero ang maganda dito sa 1-2-2, dalawa ang core na meron sila. So patay man ang Lancelot, we still have the Kimi, mga brother. Sobrang ganda. Eto, tingnan natin, wala ng fatal link. So binabox out niya lang Suchi, boxing out brother Paul. Pero masakit dyan, meron tulong ng Chicho Dog. Pero ito sa brother Kulas, free hitting, mga brother. Ang sakit, patay si Kimi, mga brother. Pero Shenron, activating Shenron, mga brother. Pasok pa rin Hackdog, trying to sustain the damage, pero hindi niya kaya, mga brother. Pero si Thomas and error free blocking out. Alam na nila ang damage potential na meron ang ating carry. Ngayon, carry is very deadly in this mid game, mga brother. Chelsea trying to push the top lane. Ang sama na, medyo sumasama na ang sitwasyon dito ng team SRB, which wherein kanina, mga brother, is lamang sila sa map control. Now let us check the items. We have endless battle for the carry, going for a golden golden staff, plus ito na
delegado kasi si Atlas, meron na siyang tinatawag nating fleeting time. So anytime makakill siya, may pwede siya mag-pop up na pwede mag-reduce ang cooldown ang kanyang SS. Pero ito si Tames nag-ulti just to kill the Atlas, pero patay rin in exchange si Tames, pero pumasok si Shendon. Tingnan natin, free hit lang dito si brother Kulas. Kulas doing his good job on the backlanes, mga brother. Pero si Hackdog going to the backlanes also, killing most of the team of team camp of team Inferno Esports. Pero grabe Kulas, free hitting, pero nararamdaman to ni brother Gap. Back out na lang dito, mga brother, pero lamang sa trade na yon ang team SRB, dahil 3 kills, 3 were killed on the side of Inferno Esports, whereas dito dalawa naman on the side of the team SRB. Pero so this can go either way, mga brother, dahil so far nakita mo naman Bounty Hunter 702 Kulas with the 7 kills, mga brother, ang laki na ng pera niyan. He will now go for the endless battle. Now I'm guessing with this build, gold rose ang susunod niya, mga brother. So whereas si Kimi meron na rin ice cream 1 plus the glowing 1. So masakit na rin yan. Tingnan natin, Tames trying to set up Suchi. Pop up ang Fatal Links, pero Purify Pink pop up. Plus si Tames, ulti has been pop up also just to get out, mga brother. Pero ito na yun ata siya. Pumasok bigla si Las. Ang lalim masyado nun. Maasim gaming. Pero ito, si brother, grabe si Hackdog. Nasa backline na todo, pero hindi niya na masustain ng damage. Patay rin na exchange si brother Atlas. Pero ito, si brother Tamus, nag-chase si brother Kulas. Hindi na itutuloy, mga brother. Clear minion wave. Matitake na lang dito ang blue buff ng team. Pero ito, maglaraket at tama kung mababa to ni game. Hindi na, mga brother. Hindi na ibibigay yon. So, ayan, mga brother. So, we have a 1-for-2 trade. Ang lamang sa trade na yon ang team Inferno Esports. Maganda ang bakbakan dito. If I were Yujiro, maganda. Ayan, maganda ang ginagawa ni Yujiro. Just taking care of the objectives, just taking care of the lanes, di ba? Nililito niya lang habang nag-lord dito, pero ang nakakaramdam lang talaga si Kimi, they need to go to the lord, dahil secretly, eto na, nag-lord ang kalaban natin, habang eto si brother Eugenio doing his thing, being the diversion of team, wala na, hindi na aabot ang racket, mga brother. Na-divert na yung attention kay brother Eugenio, nakatakas pa siya, hindi pa siya nakill, so that was a big problem coming from the side of team SRB. Meron na silang lead sana sa early game, sa semi, papunta sa semi mid game, pero ang nangyari, mga brother, is nabaligtad pa to with the help of with the setups coming from Lolita, brother Fuji and Suchi, plus box out coming from Chelsea, di ba? Free hit coming from Fuji, Kulas, yun ang pinakamaganda. He knows his position, alam niya kung saan siya pupunta, alam niya yung limitation niya, dahil funnel to, pag namatay, once mamatay siya, everything will go to none, mga brother. Walang mangyayari. Masasaktan lang sila dahil dalawa ang core ng kalaban. So, paramdaman lang to. Tingnan natin kung anong mangyayari, mga brother. So, now, Suchi, try to, Fatal Links activated, mga brother, pero ang ganda naman ng counter ni brother Tamis doon. Popping up his ulti just to get out, mga brother, just to cancel the Fatal Links. Eto, mga brother, Hackdog will go down na ba, mga brother? Hindi, mga brother, makakataas si Hackdog, pero Yuzong is safe. Pero Lance is not safe, pero nakatakas pa nga gamit sa super skill, mga brother, plus the Thorn Rose. Ayan, bottom lane is on the verge of being taken down by the minion wave, mga brother. Ito, top lane naman ang lord natin. So wave will go, wave after wave, meron na mga minion wave after minion wave matitake down ang ating mid lane. Possible ang ating, kung ako kay Yujiro, I'll go to the bottom lane para ma-focus doon, dahil mabilis lang ito maki-clear. Pero Yujiro feeling out, pero nararamdaman niya na ang sakit ng glowing one plus the ice cream one, mga brother. Popping up is ulti, mga brother. Tingnan natin, they need to take the lord, mga brother. Tingnan natin sino mag-activate ng ulti. Grabe, Tamis activating his ulti just to avoid their being taken down on the top lane. Pero itong bottom lane natin, mga brother, delikado rin. This is so low HP na lahat ng bot lane and top lane. Low HP na ang terrace dito ng team SRB. So they need to do something. They need to work out something. They need to kill someone, mga brother, on the side of just to get the upper hand. Kailangan nila ng core. They need to focus fire on brother Kulas, which is the carry, kasi carry has been the one dealing the damage, not the pero the problem is, mga brother, Chelsea and Yujiro is doing a great job focusing on the Kimi, whereas Fatal Links is being popped out by brother Atlas, brother Suchi, kapag pumasok na si Lancelot. So, yun ang nagiging problema ni brother Lance. Hindi siya basa-basa makapasok kasi may threat na crowd control coming from the Atlas. So, ito, Tames checking out the brushes. Yujiro just checking out the brushes. Kula, giving the vision to Kulas. Kulas is the important hero here.
para sa funnel ng ating team. Yan na yung counter oh, na shield. So, lahat, wala nang buff na matake. So, meron pang box out coming from Chelsea and then Yujiro using the Tamos and the Uranus. Yan, mga brother. Clearing. Pero, mga brother, when it comes to clearing minion waves, mabilis tong team camp na meron ang SRB dahil sa Kimi. Mabilis siya plus second skill coming from the Lancelot. Mabilis sila mag-clear ang minion wave. So, they need to stick together. Yun na lang magagawa nila. Huwag muna sila makapag-clash. So, kasi pag may namatay sila, malapit na mag-spawn ang Lord, mga brother. Madali makaka-Lord ang Inferno Esports. So, they need to take time. They need to be patient dito. They need a mistake. Kailan magkamali. Hantayin nila magkamali dito ng ikot at ng galaw dito. Pero si Haktog, delikado ata. Pumasok si Brother Fuji. Pero free hit. Shenron mapping out para lang just to get out, mga brother. Tames, dumay pa naman, masyado malalim, pero may immortality yan. Pinapapang ulti just to get out, mga brother. Yan ang sinasabi ko. Now, they don't have any ultis to contest the Lord, mga brother. Now, they will go for the Lord. I know they will go for the Lord dahil wala nang ulti. No Shenron available, no Dragon Form available, no Hurricane Dance Camp available coming from Tame. So, yan, Yujiro feeling out. Nararamdaman na ang sakit ng Glowing One. Pero ito, Yujiro just clearing out. Trying to divert the attention of Team SRB. Pero ito, bait lang ata yun, mga brother. Ayan na, sinasabi ko, Fatal Links activated. Pero, Hurricane Dance activated. Na-cancel lang din. Tingnan natin, Barney Dog. Yujiro trying to tank the Kimi, mga brother. Ayan lang sinasabi ko sa'yo yung pagbabakso. Pero free hit ang kulas. Pero masyado siyang malalim. Huwag siya masyado maasim dahil meron pang Lord. Now, silas, machi-chase ba dito, mga brother? Gab, trying to get out of this mess, mga brother. Pero itong Lord, na-reset na lang. Maganda na rin yun. Para mapatagal lang, Kimi now on the top lane. Kung ako sa kanya, umalis siya dyan, mga brother. Dahil pag na-take down pa siya dyan, mawawalan na yung Lord. Delikado ang positioning dito ni Brother Paul. Ang tanong, matitake ba ito, mga brother? Ang ganda na ginagawa dito ni Brother Yujir. Boxing out the Kimi. Pero itong tingnan natin, Lord has been slain by Kari, mga brother. Hurricane Dance activated by Tamis. Now, yan sinasabi sa inyo, Yujiro boxing out, killing the Chichu Dog, mga brother. Next, Paul has been down. Hakdog down, mga brother. And we still have here the Tamis. Next will be stunned by Brother Fuji. Chase by Brother Fuji. Hindi na lang itutuloy, mga brother. No, last na lang ang natitira plus the Akai. So, delikado na ang sitwasyon nila, mga brother. Yan ang sinasabi ko. Pero delikado yun, ha. Yung ganung challenge ng Lord, mga brother. Lamang na yung blue side doon. Pero pag na-take yun ng retry coming, ng any, dahil nag-hurricane dance doon ng ating Akai, pwede niya matake yun anytime sa small amount of damage na yun. Pwede matake. Pwede pang maghumaba yung laro. So, ito, Tamis trying to defend the middle lane. Pero hindi niya kaya i-defend yan dahil yung damage coming from Akari is very painful and dangerous na, mga brother. So, Gab just trying to clear the wave. Tingin ko makakuha na lahat ng turret dito kasi bottom lane nandun na si Brother Yujiro. Tara, going for objectives, mga brother. Pero tignan natin na walang imposible sa Mobile Legends. Anything can happen. So, tignan natin kung mangyayari dito yung dapat mangyari, mga brother. So, Kimi is trying to give an advanced damage on the Lord, mga brother, dahil kaya niya mabis. Pero ito, Fatal Links activated, mga brother. Kasama pa ang ulti dito ni Lolita, mga brother. Hurricane Dance, wala na magagawa. Patay ang ating Akai. Tames down, mga brother. Haktog, trying to go for the Shenron 4, mga brother. Pero wala na. Masyado na masakit ang damage ng ating carry on the back lanes, mga brother. Free hit pa ang ating, free hit pa si Brother Kulas, pero mukhang mamamatay pa ata siya. Hero, tower lock na lang, mga brother. Objective na lang. Mananalo na dito ang side ng Inferno Esports. Inferno Esports takes this game, mga brother, and good game well played on the side of Team SRB. Team Inferno Esports will now move forward sa ating lower bracket. Now, nice game, mga brother, ha. Nice game pa rin yun, mga brother. Maganda. Sayang lang kasi nagkaroon na ng time na lumama.